Alright, good morning guys. Ito na naman ang inyong vlogger kuno. Ang ating mga, ang inyong kaalmusal. As usual, gaya na nakagawian. Ayan si Be. Nagpiprepare na ng aming fried rice, garlic fried rice, at saka scrambled egg. Siyempre si Papa Ketchup. Kaway-kaway, Papa Ketchup. Oo ba, suplado. At siyempre, si Kuya Ake. Dating gawi. Pagkakain, video call. Okay ba guys? At ito naman tayo, siyempre, dating gawi tayo. Yung mga ginagawa natin sa umaga. Ay, bukas natin itong isang bintana. Sandali ba? Bukas naman ah. Hindi, bukas dito sa kabila. Sinarado ko dahil lalagay natin yung ano, yung camera. Mababa lang naman yun. Ayan. Set ulit natin ang ating camera para medyo maganda ang ating ano. Ayan. Medyo nalulugi kasi ako guys. Dahil si mas malaki ang kuha kay B. Sa akin konti lang eh. Malika kasi tripod. Sandali lang. Ba't ba? Mag-sponsor ka ng tripod. Magkano ba yun? Ayun. Yan guys, parang si Papa Ketchup pang sponsor natin ng tripod ha. Once again guys, I present to you my automatic pakuluan ng ginger. Dapat kasi yung ano, yung talagang camera, Nikon. Yan, oh, ayan ha. O di kaya yung ano, yung Canon. Relax lang kayo. Darating din tayo dyan, bibili tayo nyan. Kasi bago-bago pa lang tayo sa ginagawa nating kuha na to eh. Sa ating ginagawang bagong nakakahiligan eh. 5,000 subscriber, gusto bumili na agad? Para 240,000 pa lang ang subscriber natin. 5,000 subscriber, bibili ako. Walang gusto mag-subscribe. Napakaraming subscriber, 5. Grabe naman to, 240,000 naman. Ang viewer, 3. Guys, minamalit-malit tayo. Ni Papa Ketchup po. Minamalit-malit tayo ni Papa Ketchup, guys. Medyo nakatingala eh, no? Medyo baba natin para kuha yung magulong mesa, no? Ah, guys. Para kitang-kita natin, may nangahawak na naman guys ng puwet. Yung mga to eh, hilig na hilig hawakan yung puwet ko eh. O, ayan guys ha. Okay na yan ha. I-prepare na natin itong ating ano. Itong ating turmeric powder. Tama kaya ito sinasabi ko? Baka naman sabi ako nasabi na luyang dilaw powder to, hindi pala. Pero tama yun ha. Dito ba akong titimpla? Hindi naman siya dilaw eh. Dito ba? O doon? Doon. I've been dreaming. Ah, sige, dito na lang kasi meron ano yun. May atas yung katina. Pwede atas ko kasi makapagalitak ng mama kapag di mama. Mama Ketchup. Oops. Kanton tayo. Sige, magluto. O ba, magluluto si Begays ng ano, kanton. Kantonenis. Kanton. Garlic fried rice, tsaka scrambled egg. Oh, healthy, di ba? Saan ka pa? Saan ka pa? Sa quiet ka na. Quiet ka na. Araw-araw kumain ito ng ito itlog. Ilan, be? Ilan? Dalawa lang. Dalawa. Araw-araw pinag-itlog ang minaw. Ah, pwede rin isa't kalahati. Baka sobra yan. Shoutout nga pala sa classmate ko, kay kumpare ko, Leodemar Valencia, nasa Dubai. Nagpapa-shoutout na. Oo, syempre naman, kasi nag-chat siya sa akin. Shoutout na. Nabasa siya ko lang kanina na relate daw siya sa ano, sa buhay natin dito. Kasi nung bago-bago siya sa Dubai, galon din, ka-style. Luto ng almusal, syempre, asikaso mo lahat-lahat. Ganyan ang buhay ng OFW, guys. Shoutout sa'yo, paring Jodimar Valencia, classmate ko nung high school. Shoutout, pre. Plus tropa ko. Love you. Love you. Mwah. Op, syempre, kumulo na yun. Ito ang ating ano,
Pababain muna natin ang ating honey. Bus na yata, yung isa na. Di, meron pa doon. May, huwag kang mag-alala. Pagka, kwan, may mag-sponsor din ng honey sa atin yan. Si My Love So Sweet? Si My Love So Sweet mo, loko-loko. Eh, di ba, honey, My Love So Sweet. Ano nga yun, pero bubunutin ko to, ha? Ano kagad na gets yung sinasabi ko? Ay, akala ko sino na naman yung honey mo, eh. Lagod ka kay misis mo. Wala naman tayong honey dito, bawal naman. Bawal dito, guys, kasi patugutan tayo ng titi. O, kumudi siya. Bad ka, nasabi dyan. Sorry! Guys, pasensya na kayo, sorry, medyo... Medyo censored. Ganito kasi ito, sa totoo lang. Napaka, bad words. Sorry, sobrang guys. Sobrang kalog po nito pag walang nakaharap na camera. Sorry. Tulad na sabi ko sa inyo kahapon. Pag walang camera, dakma ako ng dakma sa puwit ko to, eh. Camera pala. Sorry, guys. Ganyo, pag nakakalimutan niyang may camera, lumalabas yung ano, no? Yung sungay, no? Pero si ganun dito, di ba? Magka delikado, di ba? Mami, eh. Papugutan tayo ng ulo. Ayan. Yes, mo, eh. Para namang ay, mahirap na. Kailangan magpaka good boys tayo. Ayan, good boy lagi. Op! Ay, di pa kala ko kumulo na kasi automatic yun, eh. Papatayin mo kasi talaga. Automatic ka dapat na magpatay. Kala ko tuloy kumulo na. At ganun, mainit yata. Siguro mahal. Pinapawisan ako, guys. Tabi muna natin to. Napawisan ako, guys. Promise muna tayo ng pawis. Nakakaya naman sa ating mga kaalmosal. Nagtitaping tayo, eh. Hindi tayo nagpapa-retouch. Nagme-makeup ng maganda. Tayo nagme-makeup, eh. Nag-open ka na ng camera. Eh, kwan tayo, eh. Kasi... Gagaling ko lang sa trabaho, eh. On the spot kasi ito, eh. Tinatawag na parang dry run. Oha, so kumulo na. Sa akin muna. One by one kasi ito, eh. Oh, kaga ganun bumalik ng bus niya. Baka black ng gulong. Oha. May pakulo ka ng tubig. Maraming tubig? Oo naman. Oo, pakulay mo na para ano. Kukunti yan. Kukunti. Pang dito sa ano? Ah, ganun ba? Pang dito sa ano natin? Pakulo nga pala tayo ng tubig para dito sa inihahandanib yun na ano? Na pansit canton. Pansit cantonis. Ako. Patay mo yun, be. Automatic po si B. Kitang-kita niya naman. Pulo, automatic. Guys, wala tayong magandang topic, ah. Tahimik tayo, mag-isip muna tayo. Tahimik ang ating life. Matahimik din ang panahon, ano? Parang uulan yata, be. Parang uulan nga. Medyo makulim na yung siya. Pag meron kayong gustong sabihin sa akin, pwede nyo akong i-chat. Yeah. Topic natin nung nakaraan, eh. Kung anong gusto nilang malaman sa'yo. Pwede rin. Yung anong gusto nyong malaman sa akin. Bank number. Yung mga number ng aking mga pinagkakautangan. Ba, okay yata ang ating girl, ah. Bakto lang ba yung kanin? Yung niluto? Meron ko dyan. Pang emergency. Emergency. Pang emergency. Pakuloyin pa natin ang isa tong luya ni Ben. Emergency. It's not time.
scrambled egg. Ano tayo mo kan? Ang paklit pala yan. Hindi naman yung katanya. Dapat may lalagyan. Meron sila doon. Tawagin mo si Artemis. Namatay ba ya? Binunit ko. Ayan guys, naka-prepare ng aming na healthy ginger tea. Pag-ato lang tayo mga kaalmusal. Prepare ng pagkain sa umaga. Habang nagkukwentuhan. At mo si Artemis at nang pakuha natin tong excess na natin na ano na pinakbet. Hello, kunin mo yung ano dito, pakbet. Dala ka mo lalagyan. Dala ka na lalagyan. Kasi ko ito, ito street niya. Marami. Ito mo lalagyan. Oh, kunin mo. Kaya kaya gusto mo ng pakbet? Kaya kaya? Busy si Kuya kaya guys. Kasi nag-video ko sa asawa. Hindi tayo mandidinig mo. Pero pag tapos na yung mag-video call, may topic tayo na maganda. Maganda kasama sa topic yan si Kuya kaya. Marami tayong mapupulot na ano dyan. Isang kalokohan. Unbelievable. Parang siya yung kwa namin dito, yung unbelievable source ng mga trivia. Trivias! Alam nyo ba? Mga ganon. Alam ba nyo? Yan, si Kuya kay namin yan. Balian mo muna yung mga naglalakad dyan sa baba, yung mga nagsisipag tala sa umaga. Baka bilis system yung nga. Siyempre ha. Unang yun eh. Guys, shoutout ka sa camera. Ito po ang aming katropa ni Artemis, the si Artemis. Ayan po. Ano gagawin natin? Di, huwag sinasali ng pakbet sa lalagyan mo. Eh, bakit may, kanino to? Kay JP? Oo, oh, pang ano yun eh. Ipang pa sa lubang? Pambaga yun eh. Ang dami naman. Oh, ayan no. Saan mo nga yan? Kapagay ko yan. Dami pa eh! Dami pa yan. Ngayon kasi kami eh, masyadong excess yung ano namin. Lalabas ka? Oo. Oh. Ngayon? Mamayang hanggang gabi. Sabi mo pupunta ng bangko? Pupunta ako ng bangko pag ano na, mga... Ah, may tubig yata! Wala. Lagay mo! Baka mapanis. Hindi ah. Dami ko yan oh. Kailan ka pupunta? Saan itong next month? Next month ka ba pupunta ng bangko? Oo. Bakit alabang option sa bangko nyo na ano, online para kung kailangan nyo ng statement of account? Doon na sa, dyan sa cellphone mo, tapos ipapaprint mo na lang. Wala nga. Hindi nga ako nakaregister sa online. Tinatapon pa. Hindi ako nakaregister sa online. Kasi ano ba yan? Sama na yan! Turun mo ko ng konti, mamintang huli. Kasi ba? Kasi ya? Dami na nga eh. Kasi ya? Kailang magluto tayo yun. Oo yan oh. Yung luto yun, bagay mo na sa amin. Ha? Oo yan! May ano ko doon? Yung luto yun, bagay na lang sa atin. Ano? May manok ako doon. Kunin mo. Ha? Manok. Yung manok? Galing si baba. Yung may gravy. Ang gravy? Ang banghang. Banghang? Ayoko ng banghang. Gusto mo yan? Ayoko. Mayroon pa ako doon. Salad, Artemis. May... Thanks na lang. May salad pa dyan. Mamayang gabi. Mamaya. Mayroon gabi. Wala na yan. Bakit? Tapon mo lang? Mamaya. Iyan namin yan eh. Tapon.
happy ako doon ay may tumawag. Sabi ko, Marlon, pinibigay ni Ginto yung salad. Kasi ayaw ko kumain. Dito ka, Artemis, para makita ka ng ano. Ayaw daw niya ka. Dito ka, para makita ka ng ano, kaalmusal natin. Dami yung datang ko eh. Hindi kasi tayo. Bet, may mga ano dito. Log. Guys, medyo magulo kasi. Magulo kasi si Jimpe eh. Pasensya na kayo, medyo magulo ang setup ng ating camera. Oh, nag-dumbbell pa si Artemis, oh. Sarap. Yan po si Artemis, kasama namin dito sa company yan, guys. Kaya lang, dun siya sa kabilang kwarto, kasama niya sila, parang Marlon. Ayan siya, nagpapalaki ng katawan kasi uuwi yan, eh. Machong-macho, kaya ginagapang sa kwarto, eh. Pinupuntahan pa nga ako dun, eh. Ayan guys, meron tayo ngayon ano. Meron tayong magandang topic ngayon. Ginagapang sa kwarto. Kasi ginagapang siya ni ano. Sabi niya, Taal. Ang ibang lahi, may kusunado sa kanya, guys. Mukra. Kaya lang lalaki. Ganun. Yeah. Nagiging katuwaan tuloy namin. Wala namang babae dito, siya lang mahabang buhok. Di mukha siyang babae ngayon. Oh, baka ganun 'yon. Artemis. Baka tingin sa'yo, babae. Di, sabi niya sa akin eh. Tapos wala pang bigote. Ay, macho mo ah. Guys, sa akin naman. Ganyan tayo dito sa Kuwait. Meron tayong magandang usapan pagka umaga. Meron tayong bisita eh. Sabi ko, bakit hindi ako magmamacho? Umiinom ako ng gatas. Iyon. Lata-lata. Bah, mag-iseg. Ganun sana. Ang trabaho na. Ang katawan ni Artemis, oh. Talaga namang... Baka hindi ka naman makilala ni Mrs. mo pag uwi mo. Hindi, hanap na iba pag hindi na kilala. Okay guys, no? May solusyon agad. Ganun sana. Pag hindi na kilala, hindi hanap ng iba. Hagabula ka. Tapos sabihin mo, bakit sino ka ba? Who you? Who you? Ang galing ano. Dami ko may pera, dami kong pera, kaya mo ano. Bagong bakasyon pa ako, madami pa akong pera. Who you ka sa akin ngayon? Anong pera? Baga resibo na. Padala, no? Marami. Oo. Sampal mo agad sa chicks. Sabi niya, oh, yaman to. Paanong setup niyo doon? Susunduin ba kayo ni Bayadane? Eh? Yun ako, nisundo. Nisundo daw si Limpe. Eh, ikaw? Papan-papan na din ba si Soadjo? Lalakad na lang ako siguro. Lalakad na lang ano? Oo. Pwede naman eh. Hindi ka naman makawala. Pilipinas na yun eh. Oo. Magkikita dahil dyan ba si... Marami kang pira, makawala ka. Pwede yun ba si Jelalikod na? Maraming kukuha sa'yo. Lahat ng pagtanongin mo, labas mo kagad pera. Sanang sakaya ng bus? Pera agad na gano'n. Para kang kwan, yung nagbablog na pag tama ang sagot, may pera. Bilang ka agad. Sanang sakaya ng bus? Eh, teka, ano to? Vlog ba to? Hindi pa ako sumasagot. Oo, tama o mali ang sagot, pera agad. Ganun ka, oh. Atit mo ako. Atid mo tuloy ako. Oh, bayad ko sa iyan. Yun pala yun. Buti naman at napapunta natin si Artemis dito at nagkaroon tayo ng bisita, mga kalmusal. Nagkaroon tayo ng bisita. Bisita? Nalaka lang ako. Bihira lang yan. Ganda ng katawan, macho. Macho. Lalaglag na yung brief ko ah. Yan ang gustong-gusto niyo yan. Ni Aladdin Paredes. Okay, we'll see. Yan gustong-gusto ni Kwan eh. Binapasok siya sa kwarto eh. Gusto siyang gasain. Okay. Aladdin Paredes. Okay. Yan, matapon, nasa gilid. Mm-hmm. Ha? Oh, ayan oh. Pucha, nag-flex pa oh. Laki, galing, no? Sarap. Laki. Yaming-yami ah. Kaya ginagapang eh. Pat, bigas lang yan. Bigyan mo naman kami ng tip kung paano lalaki ang katawan, Artemis. Paano bang ginagawa mo sa katawan mo? Ba't nagkakaganyan? Tutulog ka palagi. Huwag kang kakain. Oh, ganda ng tip. Yung pala yun. Oh, para lalaki ng katawan mo.
Ano, mga anong oras yan magagawin? Alas 6. Alas 6 na... Ang gabi. Ang gabi, tulog agad. Huwag ka maghahaponan. Hindi na. So guys, yung palang secret ni Artemis. Alas 6 ng hapon, matulog na kagad kayo. Huwag na kayong maghapunan. Alas 5. Hanggang alas 5 ng ano yun, ng umaga, huwag kayong gigising. Huwag kang iihi. Huwag kang iihi sa gabi. Tuloy na tulog nun. Ayan ha. Malinaw na malinaw guys. Number one tip ni Artemis. Para ang katawan nyo lumaki. Kayong kumain. Lumapad. Huwag kayong maghapunan. Matulog kayo ng alas 6 punto. Gising kayo ng alas 5 ng umaga. Ayan ha. Tapos sa umaga nung gagawin? Sa umaga. Sabaw agad. Huwag kang kakain din. Sa umaga. Sa umaga. Wala kang ingest. Hindi ka magkakape. Sa tanghali ka lang kakain. Hindi ka kakain. Tanghali lang. Ba't parang nakita kita kanina? Nagkakape ka yata. Nung tinawagan ka ni ano? Oo. Ba't nagsabi niya na? Hindi, tubig lang yun. Tubig lang. So, sa umaga, inom ka ng tubig. Huwag kang magkakape, huwag kang kakain. So, mamiga, diretso ka na trabaho niyan. So, lunch lang ang kain, guys, ha? Number one tip. Tignan nyo naman. Ha? Number one tip. Sa gabi, alas 6 pa lang, matulog ka na, huwag kang maghapunan. Ang gising mo, alas 5 na ng umaga. Sa umaga, inom ka lang ng tubig, huwag kang mag-almusal, huwag kang magkakape, lahat wala, tubig lang. Diretso trabaho na yan. So, ang kain, tanghali. Tanghali. So, ayan ha, may dalawa na kayong tip, guys. Pero yung ganyan, dapat sa tanghali yung kakain ninyo. Anong pagkain sa tanghali? Sa tanghali, ganito raw kadami. Guys, kailangan ubusin nyo pala itong madami ha, sa tanghali ha. Madami ba yan? Kunti lang yan eh. Konti pa pala to. So guys, minimum. Dapat dalawang ganyan. Yan ha. Minimum, isa hanggang dalawang ganto. Sa tanghali lang ang kain. Isang beses lang sa isang araw kayo kakain. Binawi ka agad sa tanghali. Ayan ang tip ha. Tatlo na ang tip natin guys. Okay na muna yan siguro. Tatlong tip no. Unang tip natin guys, sa hapon, alas 6. Tulog na ha. Ang gising, alas 5 ng umaga. Walang kain, walang ihi, walang bangon-bangon. Then second tip, sa umaga, inom lang ng tubig, walang kanin, walang kape, diretso sa trabaho. Pangatlong tip, tanghali lang kayo kakain, pero minimum ganito. Dalawa. Ha? Minimum isang ganto kadami, kung madodoble nyo, mas maganda. Bilis na nga. Hindi ko kumain ng umaga gabi. Guys, ayan ha. Tumagilid tuloy ang camera natin eh. Ayan. Guys, si Papa Ketchup. Gusto pang manghawak ng puwit na naman. Let's go na. Gigil na gigil kayo sa puwit ko, guys. Talaga bang ganun kaganda ang puwit ko? Huwag mong harangan yung camera. Masaway din to eh. Baka sige yung mag-vlog sa malayo. Wala ka na paperwiso. Tumba ko camera nyo eh. Ayan guys. Nagagalit na si Papa Ketchup. Pinapakita yung ano na. Yung braso niya malaki din. Huwag ka. Meron kaming tips sa aming mga kalmusal. Kung paano. Saan daw yung kalan niya? Maluka-luka yan eh. Hinahanap ang kalan eh. Nilagay niya doon. Hindi pa naman maluka-luka yan si Papa Ketchup. May bisita kami eh. Hindi ko na kaya nagbigay ng tip eh. Si Papa Ketchup magbablog din yan. Para nagpapahinog-hinog lang yan. Kagagaling bakasyon eh. Huwag kayong kakain ha. Ayan ha. Umalis na. Bye! Bye! Guys, ayan. Umalis na si Papa Ketchup. Si Artemis. Umalis na si Artemis. Kaya... almusal naman na kami. Dapat talaga, guys, mamili na tayo ng ano. Tama yung suggestion ni Papa Ketchup. Bumili na tayo ng kwan. Ng stand ng phone natin. Bumili nga kayo. Hindi yung ganya. Na-upgrade na nga yung phone natin eh. iPhone 8 Plus na nga yung ating camera dahil may nagmagandang loob eh.
Salamat po sa nagmagandang loob ng aking iPhone 8 Plus. Shoutout po kay Miss Emma Beltran Dancel na taga Singapore. Wow. Salamat po. May ano pa yan? May kasama pa yung Bluetooth headset. Wow. Salamat sa iyo sis sa iyong pagmamagandang loob. Wow. Wow. Dapat may ganun eh. Pero kasi ang style natin eh talagang normal to eh, walang effect eh. Wow. Para hindi puro daldal. Ganyan pa. Ganyan pala dapat guys. Andito dapat si Papa Ketchup tagalagay ng sound effect. Mamaya ka na mag sound effect. Nagsasound effect agad. Nagsasalita pa eh. Mamaya ba? Oo, mapagkatapos. Ulit. Salamat po sa nagmagandang loob ng aking... Wow! Mamaya pa! Ayan, kulit naman ng sound effect na to eh. Okay. Oh, ulit ah. Kain tayo guys. Guys, tara kain na tayo. Salamat nga pala sa nagmagandang loob. Si Sis Emma Beltran Dancel sa Singapore na nagmagandang loob ng aking iPhone 8 Plus. Ayan. Wow! Iyon! Nadali! Nagkakisig talaga si Papa Ketchup guys. Talagang maaasahan mo palagi. Huwag ka lang masyadong ano at mumurahin ka niya bigla. Bigla-bigla nagmumura yan. Nananadyak pa. Guys, pansit kanton. Pansit kanton guys. Mga kalmosal. Yan o. Ano po tayo? Simulan na po natin ang almusal natin. Siyempre, hindi nawawala. Plug. Siyempre, hindi nawawala. Yan. Scrambled egg. Delicioso. Tawa. Umalis na si... Ay, wala kang lulun. Ano na si Kuya? Tawa ka muna. Wala tayong tawa. Topic ngayon na. Wala tayong magandang tawa topic guys ha. Tawa. Walang topic. Mani na pula. Yeah. Yan daw pinakamasarap. Pinakamahal. Mani yeah. Na pula. Ayun. May bagong topic tayo. Ayon kay Kuya kay... Ayon sa pagsasaliksik ng agriculture. Mm-hmm. Mani na pula. Agriculture, meron sa atin nun? Mani na pula? Ha? Pero yun daw ang pinakamahal naman eh. Paanong mani na pula? Pula yung laman o? Pula yung balat. Nung, yung second layer na skin. Ah, yung manifest? Oo. Oho. Yun daw yung masustansya. Parang sa ano din, sa ticks. Oo. Pag mani na pula. Mani pula na kinakain. Baka kung walang mali na naman ang... Guys, masama talaga ito si Papa Ketchup. Pag natingnan mo lang ba? Natingnan mo lang. Akala na, ikaw na nag-iisip ng masama. Seryosong topic to eh. Ano na pula pinakamasarap? Di ba? Manok na pula. Mm. Panty na pula. Mm. Break na pula. Di ba? Sumikat mga yon. Mm. Ngayon naman, mani na pula. Diyan Kuya Ake, sa may Old Souk. Meron pa silang restaurant sa gitna ng park, tahong na pula. Oh, doon sa Old Souk. Pag nagawin ka, papakita ko sa iyo. Oo, diyan sa Old Souk. Eh, pula naman talaga naman ang tahong nga. Eh dahil nga sumikat yung mga pula-pula, dahil nga sa manok na pula. Hindi, manilaw yun. Pag naluto siyang pumapula. Guys, meron hindi pa tayo. Hindi pa rin pula siyang. May debate pa tayo, guys. Mabalik na mamaya lang. Mabalik muna tayo sa manina pula. Saan nag-origin yun, Kuya Ke? Saan ang galing yun? Tahong na pula? Hindi. Yung mani na pula, saan galing yun? Hindi, variety yun eh. Kaya nga, yung... sabi nga sa akin ng misis ko, maghanap daw ako ng mani na pula dahil yun ang mahal pagka nilala ko. So, ibig sabihin, yung mani na pula, hindi yun na sa Pilipinas ang origin? Hindi. Ang mani na pula sa India. Oh, guys! Another variety ng mani
meron isang variety is Manina pula. Ang origin sa India. Ganun so, talaga yung ano, yung may itim, yun ang mapupula. Masarap daw yung mapupula. Pag may itim, parang ano yun, parang purple style. Yung mapuputi, yun ang mapupula. Ito si Papa Ketchup, puro debate ang banat nito eh. Gusto nito laging may pinagdidebate yan eh. Yung may itim, yun ang mapupula, nakakita na ako ng ganun. Pagka itim, pero pagkapupula. Guys, mga kalmusal, medyo gumaganda ang ating topic. Nagkakaroon ng comment. Sabi ni Be, ang mapupula, mapuputi. Sabi naman ni Papa Ketchup, yung may maitim, yun ang may mapupula. Nakakita na raw siya noon. So, based on his experience. Makakita ko na yun, makakita na ako, sus, pagkapupula. Sabihin mo, authenticated experience. Pero pagkaitim. Para gumanda. So, guys, nawala na tayo sa Manina pula. Ano ba yan? Ando pa rin tayo! Yan iba, yung pinag-usapan yung pula eh. Iba daw yung tamis ng Manina pula. Mm-hmm. So, meron ng tinitinda sa atin. Yun lang, nakakita ko, hindi ko matikman. Yun daw. Mm-hmm. Pero ba, pula. Pulang pula. Meron na po sa atin tinitinda, guys, sa Pilipinas, na Manina pula. Yun daw pinakamahal, pinakamatamis, at pinakamasustansya based on the finding ni Kuyake, sabi ng agriculture. Okay? Sanga lang. Huwag mo isara yung isang bintana o na basaway naman to si Papa Ketchup eh. Bakit ba? Yung camera nga tumutumba. Ah. Nagugulo yung ating camera, guys. Eh, maling sanga. Pasensya na kayo, sorry, nag-open ng camera si ay ng aircon si Papa Ketchup eh. Sorry ha. Hindi ko. Mapataad pa ba ako? Mm-mm. Ha? Mm-mm. Bak mahalikan ko si B. So ayan, Manina pula guys. Maghanap na kayo. Marami dito. Dito sa Kuwait? Oo. Oh. Oh guys, yung mga taga Kuwait, marami din daw Manina pula rito. Nangihitin naman. Sa Pilipinas, meron na rin daw, sabi ng Mrs. Nikoyake. So, yan daw ang pinakamatamis, pinakamasustansya, pinakamasarap. Manina pula. Origin sa India, pero meron na sa atin, okay? Ano na, Kuya? Manina pula. Mag-uwi daw nga ako ng Manina pula. Sabi ni Mrs. Nga. Dahil gagawin din. Pero may nagtanim na kaya sa atin? Meron na kaya lang ano, bibihira pa. Pero yun daw ang hinahanap ng mga buyer. Very rare pala yun sa atin. Kasi pag bukas mo ng balat niya, outer skin, makita mo pula talaga sa loob. Parang babae na tinatalukan. Ay, siya. Oh, guys. Tumaingay. Pag pula kasi, virgin pa eh. Guys. Guys. Mga kalmusal. Talagang ang topic natin, napakagulo. Hindi natin alam kung may mapupulot tayo o may mapupulot tayo. Ibig sabihin, ang manay, pag sariwa pa, masarap. Uh-huh. Kaya nga virgin pa yun. Sige. Tawagong ani, kumbaga. Green-minded ka eh. Nakadrin na kasi. Yun yung manay na pula na matamis. Kumbaga, virgin na eh. Kabubunot lang sa lupa. Okay, guys. Virgin peanut. Yan ang masarap. Virgin peanut. Ay, buti natahi na yung ulo ni Ani. Mm-hmm. Meron daw sa lulu. Sa mga Indian stall. Buhay nga ako. Right, sa lukman na. Napahanap sa atin.
Buti na tahiyan ng ulo ka, bubuk na lang tumingin ako sa'yo. Dapat pwedeng itanim. Oh, hindi, pwede tayo ng mga yan. Pwede? Pwede dahil sa riwa pa. Hindi ba yung parang mga sorted na kwan? Yeah. Hindi pa luto. Bata? Mga sorted na gali. Sa riwa. Maka... Pwede mo naman tikman eh. Pag na... Pag hindi na virgin, manta na. Ano ba yan? Mani pa rin? Baby nag-uusapan nyo? But may virgin pa bang mani? Hindi virgin na mani? Baka press. Huwag kang green kasi. Sabi lang ni Kuya Ake, pagka bagong bunot, yun ang parang kumbaga sabihin mo, virgin kasi nga press. Yung virgin naman eh, na sinasabi na, pag tinikman mo, matamis pa. Pagka hindi na virgin, maanta. Oh, so ibig sabihin, hindi na fresh. Hindi na fresh. Ganun yun, kaw naman si Papa Ketchup naman talaga. Pag bumanot, laging ano eh. Panay gusto, magtalo-talo tayo rito. Nakakaya sa makaka-almusal natin eh. Virgin peanut. Lilino ko lang, bakit may virgin pa ba na peanut saka hindi? Ah, sige. Wow! Ganun pa yan. Mag-uwi ng virgin peanut. Kawawa ng mga dito sa di pagka-uwi. Mukhang tukun eh. Pagkana lang tinapos sa airport ng amo. Walang pera, walang ano. Bakit? Ang mangyari dyan? Finish contract! Ba't walang pera? Yan lang sinasabi natin. Mukhang tukun eh. Yan yung topic natin nung nakaraan na video natin na tungkol sa mga ban-ban ng domestic helper na yan sa Middle East. Ayan o, mayroong isa galing sa Saudi, sabi ni Papa Ketchup o. Dapat tinuluyan ano. Pagkatapos ng kontrata, bigla na lang i-dream wrap sa airport o. Walang pera, walang kahit ano, mukhang tuko na sa tindi ng hirap na dinanas. Kaya kayo, Secretary Bello, yes, yun naman yung mga release nyo sa media kung ano talagang gustong mangyari. Hindi yung para tayong mga bata na ban, hindi ban, ganito lang ang ban. Nakaka, para tayong lalong binababa nyo yung ano, yung reputasyon ng mga Pilipino. Walang mapaglagyan sa lulukuin niya. Walang mapaglagyan sa lulukuin niya. Bakit natin sa ibang baunan ko? Be, mamaya na. Ano ka? Lagay mo dito mamaya. Kasi dito yan, no? Be, busi mo mamaya. Sorry. Hindi natin maubos yan. Sige, mamaya. Magdadala tayo. Magkakain-kain tayo dito. Ba, guys, mahaba ang ating video ngayon ah. Nagkaroon tayo kasi ng topic eh about Manina Polar. Medyo late na eh. Masyadong na-busy rin si Kuya Ake sa pagbibideo call niya kay Mrs. niya eh. Isa kasi yan si Kuya Aki sa inaasahan natin na magbibigay ng topic everyday. Dahil napakadami niya ano. Kumbaga trivia nga. Tapos meron din tayong inaasahan na panggulo. Si Papa Ketchup. Kaya inaasahan ko talaga ating mag-almusal tayo. Masaya na magulo eh. Basta guys, huwag niyong kakalimutan yung tip ni Artemis para gumanda ang katawan niyo. Hindi ikinatuwa ni PNP Chief Archie Gamboa ang pagharap sa media ni Lieutenant Colonel Juve Espinido ng walang paalam. Kanina, naglikpit ng gamit sa opisina si Espinido matapos sibakin dahil napasama sa drug watch list. At yan naman po ang tinutukan ni Chino.
ang holster ng kanyang baril at iba't ibang bersyon ng mga Biblia. Ang unang nilipit ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido nang sadyain namin siya sa iiwan niyang opisina. Tinanggal si Espinido bilang Police Deputy Director for Operations ng Bacolod City matapos siyang kasama sa mahigit 300 pulis na nasa drug watch list. Ilang beses nang sinabi ni Espinido na paninira lang ito sa kanya matapos sa mga patagumpay daw ng drug operations sa Leyte at Usabis. Kinwestiyon din niya ang pagsama sa kanya sa listahan, hindi naman daw kumpirmado. Sino ang responsible person at ano ang katibayan niya na ilagay ako sa listahan? Kasi yung drugs na yan eh, kung hindi pa naging presidente si Pangulong Duterte, hindi pa nila siseryosohin yan eh. Kaya guys, kayo, mag-isip-isip kayo, mga nasa Pilipinas. Magpuro tayo boto sa mga politikong ano lamang. Tignan nyo kung sino talaga yung kikilos para maging maayos. National Intelligence Coordinating Agency. Pero hindi raw ito naaksyonan. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Gusto nyo pa yata eh. Mangyari sa Pilipinas, kapitbahay mo. Hindi mo mapagkatiwalaan eh. Yung lahat-lahat, lalakad ka sa daan, hindi ka makapag magkaroon ng peace of mind. Ay, halos dinadanas na natin kung minsan yung kapatid ko susunduin yung anak sa highway. Gabi. Oh. Samantalang kung walang drugs, hindi ka mag-aalala sa mga anak mo kahit uuwi. Maglalakad sa daan mag-isa, hindi ka mag-aalala. Pero ngayon, wala ka nung mapagkakatiwalaan. Kamu nga nung nakaraan, nagtitinda lang ng pares, eh, hinold up pa, binaril pa. Si Mario Joseph. Because you have to resort to your own, our own internal mechanism. So why is Benito? That's why I will deal with him internally. Maghingi ako ng sorry sa lahat ng mga officers ko, no, na ako nagsalita ngayon. Intindihin niyo naman ako, sir. Intindihin niyo naman ako. Sino ba? Alam ko na, hindi naman ako nagsabi na ang PNP masama. So guys, ano, magpaalam na tayo. Susunod muli. Paalam.